Ito ang tamang pagpalit ng oil, mga paps. At sundan nyo ang video ko para hindi masira yung mga motor natin, mga paps. At doon sa mga bago pa lang, mga paps, mag-subscribe kayo at mag-bell dahil napakarami ko pang video na i-upload na mga pwedeng makatulong sa mga motor natin. At ang tamang wrench, mga paps, na gagamitin natin sa pagpapalit ng oil ay ang socket wrench. Kasi itong socket wrench ay pit na pit talaga doon sa mga drain plug natin compare doon sa ibang mga wrench. So, iba't ibang sukat ng mga drain plugs natin at makikita natin yan doon sa ilalim or sa gilid ng ating mga makina. So, ang tamang pag-open nito, mga paps, ay pakaliwa dahil nasa ilalim or nasa gilid yung mga drain plugs natin. Dahil ang mga drain plug natin, mga paps, ay right-threaded lahat. Kaya pakaliwa yung pag-open. So, drain na natin, mga paps. Pakaliwa yung pag-open. So, hindi ito pwedeng gamitan ng air pressure, mga paps, kasi kung gagamitan natin ito ng air pressure, kukulangin na yung oil na dapat na maiwan doon sa loob ng makina na ang equivalent ay 200 ml. So, kailangan normal drain lang talaga siya, mga paps. Kasi kung gagamitan mo ng air pressure, baka yung hangin na papasok sa loob ay may kasama pang tubig. At yan pa ang dahilan, yung tubig na yun ang makasisira sa ibang mga parts sa loob ng makina. At hindi rin pwede, mga paps, kahit na anumang liquid na ipasok mo dito sa loob ng makina, crude oil or gasoline or kahit anong liquid na pwedeng ipasok mo dito para mahugasan yung mga parts sa loob. Dahil yung ipapasok mong mga liquid dito, mga paps, ay hindi lahat sasama doon sa pag-drain mo ng oil. Except lang kung patungo mo itong i-overhaul. Dahil yung mga liquid na napasok mo dito, mga paps, ay mahugasan kasi in-overhaul. At baka yan pa ang dahilan, mga paps, ng pagkasira ng mga ibang parts sa loob ng makina. Kaya hindi pwedeng lagyan ng liquid para lang mahugasan yung loob ng makina kung hindi ito i-overhaul. Kailangan talaga normal drain lang. 3 to 5 minutes, mga paps, ay pwede nang ibalik yung drain plug kahit may tumutulo pang kunti doon sa ilalim. Pero bago mo ibalik yung drain plug sa ilalim, kailangan nyo munang makita ito, mga paps. Kung walang ganito ang mga drain plug ninyo, mga paps, itong washer na to, ang tawag dito ay ceiling washer. Kung walang ganito yung mga drain plugs nyo, kailangan nyo lagyan ng gasket maker. Kasi kung hindi nyo lagyan, magli-leak siya doon sa ilalim. Pero kung mayroon ng ganito yung mga drain plugs nyo, mga paps, pwede nang hindi ninyo lagyan ng gasket maker kasi ito na yung ceiling washer para hindi magli-leak yung oil sa ilalim or sa gilid. So, balik na natin yung drain plug, mga paps.
at pakanan yung pagkabit nito. At ito na yung oil na gagamitin natin, mga paps. Isa itong motorcycle oil. Kahit anong brand ng oil, basta pang motorcycle lang at hindi lang piki, ay pwede mong ipalit doon sa motor mo. Basta 15 to 30 days, kailangan mo nang palitan yung oil mo. Dahil kung hindi mo napalitan, yung lapot niyan, mga paps, ay mawawala. Kaya magtataka ka na lang kung bakit may iba't ibang tunog na sa loob ng makina, paps. Dahil 1 liter itong oil natin ngayon, mga paps, so ang capacity ng motor na to ay 800 ml lang. So mag-iwan na lang tayo dito ng 200 ml para kasya doon sa motor na to. Sa totoo lang, mga paps, ang laman talaga nito ay 1 liter. Dahil may naiwan dito na lumang oil na 200 ml, kaya 800 ml na lang yung idadagdag natin para maging 1 liter siya. So, ganun lang kasimple magpalit ng oil, mga paps, pero napaka-importante, baka ito pa ang ikasisira ng mga motor natin. At ito na yung tips ko sa inyo, mga paps, tungkol sa pagpapalit ng mga oil sa mga motor natin. Kung galing sa overhaul ang motor mo at 800 ml lang yung capacity ng engine mo, 1 liter ang ilagay mo. Dahil yung 200 ml niyan, mga paps, yun yung pampalit doon sa lumang oil na dapat na maiwan doon sa loob ng makina. Kasi nawala na yun, mga paps, kasi in-overhaul na at nahugasan na. At doon naman sa mga 1 liter cc na capacity ng engine, magdagdag din ng 200 ml o kahit ilang liter ang laman ng engine mo, magdadagdag ka ng 200 ml dahil yun ang pamalit na dapat na maiwan sa loob ng makina. Yung 200 ml, yun yung pangtapal doon sa oil na nahugasan na. Yun yung kumapit na sa mga pyesa. Sana hindi nyo nalimutang mag-subscribe, mga paps, at mag-bell dahil hindi tayo mauubusan ng mga tutorial video, mga paps.